Please subscribe and like and share. Alright, so hello po sa inyong lahat, mga KMG. Welcome po muli sa ating panibagong vlog. So today po, dito tayo ngayon sa Barangay Tambo. At itong binabaybay po natin na bahagi ng Southbound ay ito po ay papunta tayo ng PATX dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang mapagbigay po ng panibagong update na naman dito sa pagkoconstruction ng LRT Line 1 Cavite Extension. Dahil po ngayon ang i-update natin yung paggagawa ng mga station. So nakapag-start na tayo ng ano ng bawat station. So papasok tayo rito. Puntahan natin yung ano yung Asia World Station. Dito mismo sa pinakamalaking terminal dito sa Parañaque. Pwede. Alright, so ito. Mapapansin natin na ang daming mga bus dito dahil yung mga biyahe nito, no? Lalo na pa EDSA, ang dami rito. EDSA Carousel. Ayan, so ito na yung PATX Terminal Exchange. Muna tayo no, bago tayo makapasok dyan para i-update natin dahil dito may ginagawa rin ano malaking building na naman to, so sagana sa mga building dito yung ginagawa rito mga kababayan. So ito yung bioduct na ikinabit na rito nung matagal-tagal na rin. At in-update na rin natin to. So motovlog tayo guys sa pag-update para mas mapakita ko sa inyo at makita natin yung development dito na talagang napaka-solid ng bawat ganap sa LRT ngayon. So check natin dito sa papa mismo. Ayan. So ito yung mga column dito na nakatayo na at konkreto-konkreto na. So in-update natin dati rin yan at dito sa kabilang side at makikita natin nag-re-bar na rin sila. So nag-start na rin po ng kanilang trabaho talaga rito sa gagawing Asia World Station. Ayan. So kaliwat kanan na yan. So dito naka-steady na yan at naka-waiting na lang yan. At dito po sa left side natin, so hindi lang natin masyadong maispatan ng mas malapit dahil dito maraming mga sasakyan. Try natin dito guys, gumilid tayo. Wow. Oh, tinanggal na pala yung bakod dito sa kabilang ano, kabilang side. So dito, ayan, may kita natin, no. Ito yung discarte rito, yung ginagawa rito. PATX. So check natin dito sa kabila. Eh, mga gamit nila dito. Dati dito nakakalusot pa rito sa kabila. Yun o. So dito nila pala pinagtatambak yung mga equipment nila. Oh, malapit na rin pala matapos yung building dito, no? Ayun o. So ang ganda pala ng design nito sa labas. So check naman natin sa taas guys yung angle nito. So samahan nyo lang ako guys ha. Ikot tayo. Balik tayo ron sa ano, sa pinaka main entrance nitong PATX. Magpapark tayo ron sa ibabaw. So right turn tayo rito. Dito nakakamanga no, isa sa pinakamalaking terminal dito ng mga pampubliko nating mga pampasahero, lalong-lalo na itong mga bus na malaki talagang pakinabang sa mga commuters. So bilang project din ng ating national ay may ginawa po sila dito yung mga carousel na last December po ay ayun
yung pinaka last na walang payment. So ngayon may mga bayad na po siya. Okay? Mas mapapadali, no? Dahil dyan sa EDSA, nilagyan na nila ng concrete barrier para kung sakaling daraan umuli yung mga bus natin, ay meron na silang sariling lane at hindi na sila makikipagdikdikan. So pag lumagpas na sila ron, sila ay magkakaroon ng penalty para sa kanilang violation. Alright, so ikot tayo rito. Doon tayo kanina sa kabila, eh. All that. Balikan natin. Silipin naman natin sa ibabaw mismo kung ano yung update. So dito tayo magpa-park sa ibabaw, guys. Ayan, kita niyo yung mga bus, no? Mga bumababa. So dito yung papunta sa may parking area nila. Paikot-ikot, oh. Hilo yan. Kumamata yung ticket. Doon yung payment pa, no? Pag exit na, no? Yung payment. Thank you. Napakalawak ng ano, no? Wala na masyadong mga nakapark dito, ah. Like dati nung December, sobrang dami dahil siyempre peak season, tsaka nag-uwian yung mga ibang kababayan natin sa kanilang probinsya. Kaya ito, napakaluwag ngayon dito, guys. Ang parking nito sa pinakadulo, C12. Try kaya natin i-update tong ano sa pinakaloob ng terminal, no? Yan, dito mismo yung ano, parking ng mga motor. Okay. So, kita-kits tayo mamaya, guys, update. Alright, so dito po sa bahagi ng PATX terminal, dito po tayo nagtungo sa ibabaw para mapakita po natin yung ginagawang pagko-construction dito. At ano po natin, no, na busy-busy na sa kanilang gawain para sa gagawing Asia World Station dito sa bahagi ng PATX. At ito po, no, kaya mas pinili natin pumunta rito sa parking lot para mas makita natin yung angle dito sa baba. Ayan, may kita po natin yung steel casing at busy-busy mga kanilang mga equipment na backhook. Siguro itong bahagi na to na lalagyan din ng mga percolum. Sapagkat dito nga po, itong ina-update natin, talagang abangan natin to hanggang matapos po lahat ng station dito. At huwag kayong mag-alala, no, iikutin natin lahat ng gagawing station, mga kababayan, nasa ganun, para mapakita ko po sa inyo itong mga ginagawa rito ng development ng LRT Ilayuan Cavite Extension. Talagang puspusan na po hanggang ngayon, no, sa lahat po ng ina-update natin. Grabe itong biaduct talaga, oh, nakaka-amis tignan yung mga naikabit nila rito sa area ng PATX. Kaya nga po, tuloy-tuloy tayo magbibigay ng update nang sa ganun mapakita natin sa mga taong bayan ito pong ginagawang proyekto ng ating gobyerno. Kita natin yung bridge railway ng LRT rito. Wow. Yan, at tanaw natin yung ano, China town ng ano, barangay ng ano. Kita natin yung
location guys. Dito rin na yung ginagawa rito ng station. Pati rito sa kabilang corner. Gandun sa dulo. Ah, gandulo pa rin yung ginagawa rito, no? So, ayan, no? Maraming salamat po muli. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and share. Siyempre, subscribe nyo na rin po ang ating